Yung mga guys, mayroon po tayong ayusin itong evaporative cooling fan. So tatry natin saksak, ito yung on natin, ayun. So kalagyan natin ng damit, check natin kung may hangin siya, wala. So lagay ko ng number 3 seat ko, ayun, wala po siyang hangin. Ibig sabihin guys, may problema po ang kanyang makina. Okay naman po ang module niya kasi may power naman siya. So ngayon guys, bubuksan na natin. So ayan na guys, natanggal na natin yung kanyang makina. So ngayon guys, mayroon po siyang capacitor. Ito po yung capacitor niya. So i-check natin kung okay pa ba ito, kung gumagana pa ba siya. I-check natin sa tester. Ito pong capacitor niya ay 1.5 microfarad and 450 volts. So ayusin lang natin ang ating digital tester. Yung capacitor niya is 1.5 microfarad. So, check natin kung tama ba ang kanyang reading. So, ayan po, nakasilik po siya sa 20 microfarad. So, ayan na guys. Check ko na po. Okay. 1.56 po yung kanyang reading. So ibig sabihin buo pa po ang kanyang kapasitor. Ayan, 1.5. So ngayon guys, check na naman natin ang kanyang makina. So ayan po, balatan muna natin. Okay. Ayan po, tapos na po na balatan. Ngayon na ang rod, ilagay po muna sa common. 1, 2, 3. So, wala pong continuity. Guys, ibig sabihin, may problema yung kanyang makina. So, ngayon guys, bubuksan na natin. Guys, sa loob mayroon po itong thermal fuse. So titingnan natin, baka yung thermal fuse is open na po siya. Ayan po guys, dito sa gilid guys, may siyang dyan nakalagay thermal fuse. Itong design naman niya na makina dito, ayan. So, una kong gagawin guys, tatanggalin ko itong thermal fuse. At aking babalatan. So, ito try ko siyang i-short it. Yan. Hitting ko lang ng bagya para mag-short siya. Tapos, i-check ko yung kanyang makina kung mayroon na bang continuity. So ayan na po guys, nakapihit na po siya. So ngayon, titester ko na. Ayan. Ayan, check natin kung may reading. Okay, yun, pumalo na po siya sa tester. Meron na po siyang reading. So ayan na po guys. So ibig sabihin guys, itong thermal fuse ay open na po siya. Try natin uli. Try natin tester. So ayan po siya. Yun lang po itsura ng ganyang thermal fuse. So ayan, tester ko na po. Ayan. So ayan. Okay. Ayan, ayaw talaga. So ibig sabihin, open na po ito. Hindi na po siya magamit.
So mga guys, meron po akong lumang termites ito po siya. Same lang po yung kanyang value. Ayan. Ito po yung papalit. So ngayon guys, i-check ko ito para makita nyo kung ito ba yung gumagana. So yun guys, test your wallet. So yeah, may continuity po. Ibig sabihin, close siya. Ito. So ibig sabihin buo. So ngayon, kakabit na natin mga guys. Tapos kunin namin. So tatakpan ko lang yung kanyang hina para iwas short it. Dapat guys hinangin na maayos para hindi siya matanggal kasi umiinit din po ito. So ayan na guys, hinangin lang umayos guys para kapit na kapit, hindi po siya kumalas kasi umiinit din po ito, kaya dapat pag hininang talagang lutong-luto yung pagkahinang. Inayos ko lang po pag lagay para sa ganun pag hininang siya maganda yung kapit. Ayan na guys, tapos na po. Ayan na po siya. So ayan. Takpan lang natin para iwas yung trivia. Tsaka tatalian natin ulit.
check natin kung talagang okay siya. Ayan, okay na po. So ngayon guys, lagyan lang natin ng oil. Itong oil po, ito yung oil lang po na exclusive para dito po sa mga makina. Purpose po ng oil na inilagay natin para maganda po yung freewheeling ng kanyang dinamo. So ibabalik na natin guys. Ayan na po. So ayan na po, okay na siya. So ngayon guys, pag na ibalik nyo na, kailangan nyo pukpukin ng mga gilid niya. Pukpukin ng mga bawat gilid niya. Yan po yung alignment niya. Para doon sa shafting niya. Dapat, ayan yung shafting niya. Maganda yung kanyang ikot. Ganun. So, lagyan ulit natin ng oil dito sa kanyang harapan para smooth ang takbo ng ating makina. Ayan po. So, okay na siya guys. Ayan. Maganda na pong ikot. So mga guys, babalik na natin po. I-assemble natin ulit. Para matesting natin kung okay na ba siya. So ayan guys, kinakamit ko lang po ang kanyang lahat ng koneksyon. Para matesting na natin. So okay na guys, tapos na po. So babalik ko na po siya. So tatry lang natin, sasaksak natin sa power. Okay, ayan. Okay, may power na po siya. So i-on ko. Ayan, kuha lang ako ng damit para makita nyo kung okay na ba siya. So ayan guys, okay na po. Maraming salamat guys sa inyong panood. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe, hit ng notification bell para may update guys sa sunod ko pang video. Maraming salamat po.